Yan. Time check is 6 o'clock. So, dahil 6 o'clock na, i-prepare ko na yung aking dinner kasi by 7 darating na yung mga amo ko. Nasa pintuan pa lang yung paa, pagkain na ang nasa isip. Ganun yun pag dumating sila galing ng opisina. So, magbe-bake po ako ng manok. Ito po, baked chicken. Ginawa ko po sa manok, eh syempre buong manok, di ba? Nilinis ko muna. Nilinis ko yung labas, tinanggal ko yung mga balahibo, yung mga dumi-dumi. Tapos, hinugasan ko. Nung nahugasan ko na, edi, hiniwa ko yung manok. Biniak ko po, ayan. Ginawa kong butterfly chicken. Ayan, binutterfly ko yung manok. Ayan, binutterfly ko. Tapos, nung binutterfly ko, tinanggal ko yung mga laman loob niya. Tinanggal ko lahat, lilinis ko lahat yung nasa loob niya. Linis po, nilinis ko po talaga siya lahat. Tapos, nung malinis na po siya, edi, dinry ko po siya ng paper towel. Dinry ko siya ng paper towel. Tapos, nung na-dry ko na po siya ng paper towel, eh, minarinate ko po siya. Ayan. Minarinate ko yung manok. Minarinate ko yung manok sa... Ito. Ito yung minarinate ko sa manok. Cajun... what is this? The Tony Cesare's Creole Seasoning. Ayan siya. Minarinate ko siya dyan. Ito ang iminarinate ko sa... manok, marinated na po to na marinate ko na siya ng mga isang oras na. Isang oras ko na siyang na-marinate. Tapos nung nilagyan ko na ng ganito, nilagyan ko ng kunting, lalagyan ko siya ng kunting pepper ngayon. Kasi i-bake ko na siya eh. Yan. Lagyan ko na siya ng kunting pepper. Ayan. Lagyan ko na siya ng kunting pepper. Of course, black pepper. Kunti lang. Yan. Kunti lang. Yan. Tapos, crushed red pepper. Yan. Kunti din lang. Kunti lang. Kasi manghang ko eh. Ganun. Para panlasa lang kunti. Medyo kunting anghang siya. Ganun. Yan, tama na yan. So, ito yung minarinate ko. Minarinate ko siya sa ganito. Yan. Tapos, ito. Pag ibibake nyo na siya, minarinate ko muna siya ng 1 hour sa ganito. Tapos, mantika. Mantika, ikot nyo siya ng mantika. Tapos, ngayon, ibibake ko na siya ngayon kasi namarinate ko na ng 1 hour, ibibake ko na siya. Lalagyan ko na ng crushed pepper. At saka, ito. Yan, black pepper. Post black pepper. Yan. Tapos, ilalagay ko po siya sa oven ng mga 45 minutes. 45 minutes po yan na ilalagay ko sa oven. Habang nilalagay ko yung manok sa oven, gagawa po ako ng aking salad. Papakita ko yung salad na ginawa ko kanina. So, tandaan nyo po ha. Linisin nyo muna yung manok sa labas. Tanggalin yung mga balahibo, lahat ng dumi, tanggalin nyo. Tapos, hugasan nyo. Pag nahugasan nyo na, bibiakin nyo na. Diba, butterfly nyo yung manok. Butterfly, ganyan. Biakin nyo na. Sa banda, sa breast niya banda, dyan nyo siya biakin. Pag na-butterfly nyo na, linisin nyo yung mga laman loob niya. Lahat ng dumi sa loob, tanggalin nyo. Tapos, pag natanggal nyo na lahat ng dumi sa loob, edi, ano na, hugasan nyo siyang maigi. Pag nahugasan nyo ng maigi, dry nyo. I-dry nyo siya ng paper kitchen towel. Tapos, na-dry nyo ng paper kitchen towel, ayan, lagyan nyo na ng ganito. Yan, kung mayroon kayong ganyan ang ilalagay. Yan ang imarinate ko. Minarinate ko ng 1 hour sa ganito at saka mantika. Tapos, ibibake ko na siya, lagyan ko siya ng ito. Yan. Tapos, ganito, yan. Tapos yung oven ko, pinrehit ko na yan, nakalagay na siya sa 180 baking mode. Yan, ganyan siya. So, ibibake ko muna to kasi pauwi na yung aking mga madam. 45 minutes
45 minutes luto na siya. Yan, lagay natin sa oven. Yan, lagay natin sa oven. Ayun. Ayun. So, ayun na po yung manok. O, nasa loob na siya ng oven. Ayan. Ngayon, lalagyan ko siya ng timer. Ita-time ko siya ng 45 minutes. Yan, sasarado na natin. 45 minutes. Ay, habang binibake ko yung manok, ha, gagawa ako ng aking salad. Gagawa ako ng aking salad. Yung salad ko ito. Ayan. Ito po yung kaninang ginawa ko na binake ko na mga gulay kanina. Ayan na siya. Oh. Ayan. Yung orange carrot, purple carrot, red bell pepper, at saka yung yellow, ayan, yellow bell pepper. Yellow bell pepper, red bell pepper, purple carrot, and orange carrot. Yan yung binake ko kanina. Ito na siya. Kaya, kasi luto na siya, gagawa na ako ng salad. Ayan. Luluto na tayo ng ating salad. Ayan. Yung salad ko ito, iceberg's lettuce. Ayan, ayan siya. Iceberg's lettuce at kamatis. Ayan, ihahalo ko sila yung lahat mamaya. Ayan, ayan siya. Oh, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ganyan, papaghaluin natin mamaya. Nahugasan ko na to, malinis na yan. Ayan, malinis na siya. Tapos, ang gagawin ko ngayon, himay-himayin ko siya dito. Teka lang ha, sandali. Lalagyan ko po siya ng halloumi cheese. Ayan, halloumi cheese. Yung halloumi cheese ko, ipapan-fry ko sandali. Papan-fry ko yan. Ayan. Papan-fry tayo ng halloumi cheese. Habang binabake natin yung manok, magpapan-fry tayo ng halloumi cheese. Gagawa tayo ng vegetable salad. Yan. Ayan. Yan, papan-fry natin. Papan-fry natin yung halloumi cheese. Ayun siya. Oh. Ayan. Ayan yung halloumi cheese ko. Pinapan-fry ko siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan, ipapan-fry ko yan until na mag-brown. Until na mag-brown siya. Ayan. Ipapan-fry natin until na mag-brown ang cheese. Ito kasing cheese na ito, ano to eh, either grill mo siya o ipan-fry mo siya. Pwede. Ayan. Ilagay ko yung salad ko mamaya. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan po na yun. Ay, sobrang masak na ako eh. Pwede na ano ito. Ayan siya. Kaya ano natin mag-brown siya ng kunti. Pag-brown natin siya ng kunti. Habang na-brown natin yan, gagawa tayo. Himayin natin to. Itong mga gulay na to. Himayin natin. Unahin muna natin. Ganyan pag nagluto. Yan. Himayin natin ito. Yan. Pinuputol ko lang siya ng ganyan lang siya eh. Ayan. Salad naman kahit malalaki siya, okay. Ayan. Kasi sabi ni boss ko, huwag daw muna kumain ng kanin. Pass daw muna ang kanin. O di, pass muna. Kaya gagawa tayo ng salad. Okay, chicken. Salad and some potatoes. Yun. Oh, ito na. Ito na yung grilled halloumi cheese ko. Ayan. Yung pan fry halloumi cheese ko pala. Ayan. Pan fry halloumi cheese. Ayan. Palamigin natin at ilalagay natin sa salad.
Habang hinihimay-himay ko ito, ganyan lang siya. Rough lang na pagka, ano, pagka himay-himay. Kahit hindi pantay-pantay yung size, okay lang yun. Ganyan lang siya. Ayan. Ayan. Ganyan. Kasi 7 o'clock yan, darating na yan sila. Kakain na yan kaagad yung mga yan. Nasa labas pa lang yung paa. Ay nako. Jasmine, prepare our dinner now. So hungry, we want to eat. Ganun yung sila. Ayan. Ganyan. Dali lang po itong salad gagawin. Mabilis lang po gawin. I-prepare nyo lang lahat. Mabilis lang gawin nyo. Kaya ngayon ko lang siya pin-repair kasi pa-uwi. Aalis sila ng opisina by 6. So darating sila ng 7 o'clock. By 7, nandito na yan sila. Kasi yung amo kong lalaki, hindi kumakain ng, ano yun, ng tawag dito, ng, hindi siya gaano kumakain ng kanin. Alam nyo naman. Ay, basta yung mga puti, di ba? Ganun sila. Hindi sila gaano mahilig sa kanin. Salad, meat, ganun ang gusto nila. Pasta, ganun. Yan. Ayan na po siya. Oh, ayan. Tapos, ilalagay ko yung aking tomato. Cherry red tomato. Yan, cherry red tomato. Papatong lang natin na ganyan. I-design lang natin sa taas ng salad. Ganyan lang siya. Ganyan. Ganyan. O, oh, diba? Ang ganda siya. Ang ganda ng kulay niya. Oh. Ganyan. Ganyan siya. Tapos, ilalagay ko yung aking binake na ayan. Carrot. Some carrot. Ilalagay ko sa taas. Ganyan. Ganyan lang siya. Ganyan. Yan. Orange carrot. Purple carrot. Yan. Purple carrot. Yan. Ganyan. I-arrange nyo rin para maganda siya, di ba? Oh. Tapos, ito yung red bell pepper. Diba? Diba? Ganda ng kulay. Tapos, pag ginaan nyo po siyang sarap, ang sarap, promise. Yung mga baked na gulay. Ayan. Ito yung yellow bell pepper, red bell pepper, orange carrot na binake ko kanina, tapos yung purple carrot. Ayan. Ayan. Tadagan natin ng yellow para magpantay ang kulay. Ayan. Ganyan, ganyan siya, ganyan. O, diba? O, diba? Maganda siya. Yan, ganyan. Tabi natin to. Tapos, hihiwain ko yung aking cheese. Hihiwain ko yung aking cheese. Ayan. Hihiwain ko siya sa maliliit na pieces. Ganyan. Maliliit siya. Ganyan. Ganyan siya kaliliit. Ganyan. Ganyan. Tapos, ilalagay ko sa taas ng salad. Ganyan. Yan. O, diba? Ganyan lang yan. O. Ayan na siya. Yan. Ganyan. O, di po ba? Ang ganda siya. Ayan. Ayan siya, o. Ayan. O, tapos na siya. Ang bilis, diba? Mabilis lang siya. Basta naka-prepare na lahat. Mabilis lang yun. So, tandaan nyo po, yung binake ko kanina, ito na. Ito na yung salad na ipinalalabasan niya. So, ito yung dinner namin. Salad, baked chicken, at saka yung potato. Yung potato, slice ko sa rectangular. Tapos, iboboil ko siya sa kunting asin. May asin. Tapos, pag naluto na, tapon ko yung tubig. Pag natapon ko na yung tubig, ibabalik ko yung lalagyan ko ng butter ang frying pan, tapos ilalagay ko yung fresh thyme.
fresh thyme ilalagay ko. Tapos pag nalagay ko na yun, syempre magme-melt yung thyme doon sa loob ng butter. Pag nag-melt yung thyme doon sa loob ng butter, ilalagay mo na yung potato. Ibalik mo tapos i-toast mo lang siya. I-toast mo lang yung potato doon sa butter and thyme. Tapos, pag na-toast mo na siya, sprinklean mo siya ng, ayan, coarse pepper. Yun lang. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. Dinner na yun namin mamaya. Ganun lang siya. Ayan. So, ito na po siya. Yung salad ko kanina. O, diba? Ang ganda. Ang ganda niya. Hindi lang siya maganda. Masarap pa. O. Ang sarap kaya niya. Matamis-tamis siya na yung carrot at saka yung bell pepper. Pagka binake mo, ang sarap ng lasa. Promise. Ang sarap talaga sa totoo lang. Paborito ko yung salad na yan. Tapos, ang matching na dressing dyan ay ganito. Ito. Ito yung dressing na matching dito sa salad na ito. Ito yung dressing. Ito, ito. Kewpie roasted sesame. Yan, yan. Ayan siya. O, ayan. O, ayan yung pangalan niya. O, yan. Ito yung dressing na magmamatching dito sa salad na yan. Ayan. O, di kaya yung blue cheese na salad dressing, masarap din yun. Yun. Ayan. So, ayan na po ha. Ayan na po siya ha. Ayan. O, diba? Maganda na. Delicious. O, diba? Maganda ng kulay. Tapos, masarap siya. Tapos, ang kasama nito mamaya is yung baked chicken ko. Yung sinabi ko kanina kung paano ko minarinate. Tapos yung potato mamaya ibubuhel ko yun pagka on the way na sila. Kasi kailangan mainit yan. Mga 10 minutes mo lang siya ibuhel. Basta hiwain mo lang siya na hindi malalaki. Ganun. Tapos ibuhel mo siya sa tubig na may asin. Tapos pag nabuhel mo na sa tubig na may asin, tapos pagka naluto na siya mga 10 minutes, try nyo kung malambot na yung potato. Pag malambot na yung potato, tapon nyo yung tubig. Tapos, ibalik nyo yung pinaglagaan nyo na kawali. Ibalik nyo doon sa stove. Tapos, iinit nyo. Lagyan nyo ng butter. Pag nilagyan nyo na ng butter, lagay nyo yung fresh thyme. Fresh thyme ang ilalagay nyo. Tapos, pag nalagay nyo na yung fresh thyme, malalabas na yung amoy niya. Saka nyo ilagay yung potato at i-toast nyo. I-toast nyo lang siya. I-coat nyo lang siya ng butter. Tapos, pag na-coat nyo na siya ng butter, ayan, sprinkle nyo siya ng black pepper. Coarse black pepper. That's it. Finish. Yan. Okay? Ganyan lang siya. Diba maganda siya? Oh. Ayan. Ayan. Ganda. Yan na po. Magpe-prepare na ulit ako ng mga plato. Ilalagay ko na sa lamisa para pagdating nila, diretso na lang sila kakain. Okay? Bye-bye. Bye.